Welcome to my channel. Please subscribe, click the bell, and like. Thank you. Hello guys! Gagawa ako ngayon ng ginataang halo-halo or ginataang bilo-bilo. So, andito na yung ating kaldero. Binuksan ko na yung apoy. Then, maglalagay ako muna ng water. Papakuluan muna natin siya, then tatakpan muna. Habang hinihintay ko siya na kumulo, so papakita ko yung mga ihahalo ko dito. Actually, hindi siya kompleto kasi nandito ako sa ibang bansa. So, hindi lahat wala sa supermarket. Di ko nakikita yung ibang mga ihahalo ko dito. So, meron tayong tapioca, pearl tapioca. Ano siya, yung mga malalaki ito at niluto ko na ito kagabi. Kailangan lutuin mo kasi matagal to maluto eh. As in, umabot yata ako ng 1 hour. Niluto ko ito. Ayan, luto na siya. Pwede din yung maliliit. Yung maliliit, mabilis lang siya maluto. So, nasa sa inyo lang kung anong pipiliin yung tapioca. Yung gusto nyo ba yung sago na maliit or malalaki. Then, sunod, meron tayong saging. Actually, itong saging na to, hindi to saging na sabay. Ito yung saging na ready to eat. Para-paraan lang kasi wala nga ako makita sa supermarket. So, malayo kasi dito yung Pinoy supermarket or Pinoy store. At saka hindi laging may saging na saba. So, para-paraan nga lang para makaluto ng ginataang halo-halo or ginataang bilo-bilo. And then, meron tayong kamote. So, dinamihan ko na yung kamote para, kasi ilan lang naman tong mga ihalo ko dito eh. Para naman marami yung sangkap niya. Di kakalimutan ang sugar. White sugar ang gamit ko. Then, gata. Kailangan ng gata. Of course. Then, yung ating rice balls. Ito yung ano, rice flour balls. So, ito yung bilo-bilo. So, alam nyo kung anong, paano to gagawin. Napakadali lang, diba? Meron kayong rice flour, glutinous rice flour. Then, maglagay, aluan nyo lang ng tubig. Then, bibilog nyo lang. So, magiging ganito yung itsura niya. Then, meron din akong secret na yun ay hahalo dito sa ginataan. Meron akong, nilalagyan ko siya, inaluan ko siya ng vanilla para masara. Kasi wala akong ube flavor para maging lalong katakam-takam, di ba, kung meron kang ube flavor. Tsaka wala akong langka. So, ito lang yung ilalagay ko dito sa bilo-bilo ko. So, hindi pa siya kumulo. Hintayin ko muna. Ayan na, kumulo na yung tubig. So, pwede ko nang ihalo itong ating coconut milk. Ayan. Tapos, kailangan ding pakuluan natin ito. So, ang ihalo ko lang, bali, ano to siya, 500 ml. So, enough na sa akin yung 500 ml na coconut milk. So, yung iba, kung gusto nyo na medyo parang, tawag nito, malapot or gusto nyo na yung maraming milk, nasa sa inyo yan, pwede nyong dagdagan. Ako kasi, ayoko ng sobrang maraming gata kasi madali akong maumay. Nakakaumay kasi yung sobrang maraming gata sa totoo lang. So, gusto ko yung tama lang yung timpla niya, hindi malabnaw, hindi sobrang lapot, hindi din sobrang dami ng gata. Para hindi ako maumay agad. Hintayin lang natin ito na kumulo ulit. So, kailangan tingnan, baka kasi umapaw. Tingnan natin. Oh, eksakto, kumulo na siya. So, ilagay natin yung ating kamote. Malinis ang kamay. Dapat. Yan na.
Panghuli lang yung sago kasi luto naman na siya. Yan, hindi siya masyadong ano, oh. Maraming gata. And then, ang susunod ko, lagyan ko siya ng sugar. Yung paglagay ko ng sugar, bali tatlong, 3 or 4 tablespoon lang. 2, 3. Hindi masyadong maglagay na maraming sugar kasi mahirap yung sobrang tamis na yung ginataan nyo. Mahirapan na kayong ano yan, normal yung kanyang tamis. Kailangan konti pa, konti-konti lang muna yung paglagay para matansya nyo yung ano, yung panlasa nyo. Kung kayo ba sobra sa tamis, mahilig sa sobra sa tamis, or mahilig sa tama lang yung tamis, di ba? So, papakuluan natin. Ayan na, kumulo na siya. So, pwede na tayo mag-add ng another ingredients. Pwede natin isunod yung ating banana. Mahilig ako sa saging, kaya dinamihan ko rin yung saging. Tapos, susunod ko tong ating bilo-bilo. Ayan. Yung iba, napalaki ko yung pagbilog niya. Ay, nagpaan. Ayan. Hindi pare-pareho, may maliit, may small, medium, large. Ang saya lang, no? Ayan na. Bali, ang nilagay ko lang na tubig, ano siya, 4 cups. Then, 500 ml na gata. So, enough na yon. Kung kayo, magdagdag kayo ng gata, nasa sa inyo lang. Yung medyo, maano, magata yung ano nyo. Yun yung ginataan. Hinga natin. Siya. I'm so excited to eat na talaga. Maya, maya. Takpan ko lang ng paganyan. Medyo nakabuka yung kanyang takip. Ngayon na, kumulo na siya. Siya, oh. Luin lang natin. Huwag natin i-overcook ito kasi ano eh, madudurog yung mga sangkap. Susunod ko na yung sago. Daming sago. 1 cup ata to. Talaga tumutubo siya, no? Ayan, oh, tama lang siya. Ayan. So, yum-yum na. So, yum-yum. Lalo na haluan ko pa to ng vanilla. Wow, sarap niya. Ngayon, gumawa ako ng para lumapot siya ng konti itong ginataan natin. Naglagay ako ng isang kutsarang
glutinous rice flour. Then, nilagyan ko siya ng tubig. Ayan siya, oh. Para mag, ano, para matunaw siya. Then, ihalo natin. Pwede ding dagdagan pa natin ng, ano, isang kutsara. Ayan. Continue to mix lang. Halo-haloin lang para matunaw. Ayan na. Tunaw na siya. Ayan na. Bilis na. Tapos ihalo natin sa binataan. As in, ang bango. Ang bango. My goodness, ang bango. Oh, yummy yum. Ay, nadurog na yung saging ko. Alam, isang kulo na lang. Then, nalagyan ko siya ng vanilla. Titikman ko muna kung tama na yung tamis. Natatakam na ba kayo? Okay, sobrang takam na. Titikman ko nga. Tama na, tama na, tama na ang ano, tamis niya. Para sa akin. Para maging fair ako. Diba? Dagdagan ko ng isang kutsarang tamis. Para sa akin, tama na talaga. Isang kutsarang asuka. Ano ba binagsasabi ko? Ayan na, tapos pwede ko nang patayin ito. Ayan. Wow. Ito na ang ating ginataang bilo-bilo. Pinatay ko na. Ayan na po ang ating ginataang bilo-bilo or ginataang halo-halo. Napakasarap po niya. Maraming salamat sa panonood. Keep safe. God bless everyone. Gumawa na kayo neto. Enjoy watching. Thank you. Bye-bye.